morning. Today is October 30, 2023. And yes, today I will be having my surgery. My rhinoplasty. This is really it. Antagal ko na rin to. Pinlano. Pinag-ipunan, pinagandaan. Pero nakabahan ako. Hindi ko alam kung anong mag-feel ko eh. Basta, hindi ko na. 6:57 na. Ang surgery time ko ay 12 noon. So sana makarating kami doon ng mga 11 kasi may mga 3-op preparations pa. For sure, kailangan ako i-COVID test. I stopped taking medications na pwede mag-increase ng risk for bleeding. So, ginawa ko naman na yun. Pero other than that, alam naman ang sinabi sa akin na kailangan kong gawin. Ayun, gayak na ako. And, acha. Ayan, so nakaligo na ako. Nagbe-breakfast na lang kami ngayon ni Rayan. Say hi to the vlog. Ayan yung breakfast namin. Hot dog! Tender, juicy, pandesal na medyo nasunog ko. Cheese, mayo, and coffee. Tapos, for the comfy outfit lang tayo dahil nasa surgery tayo. Kailangan comfy clothing. At ito pala yung ilong ko. Ayun yung ilong ko. Hindi naman siya ganun ka sama. Pero ang liit kasi ng ilong ko, wala akong bridge masyado. So, especially kapag gising ko sa umaga or kapag papatulog na ako, bilog na lang siya. Tapos, yun yung side profile. Yung talagang bridge lang yung kulang. Doon lang talaga ako lacking, and yun talaga yung gusto kong ipa-enhance. Hindi ko alam kung gagalawin ni Doc yung ito, yung Ayla. Yung shape ng nostrils ko. So, we'll see. Malalaman natin pag nakausap natin si Doc mamaya. Pero, yun na yung ano, look ng ating ilong. Kaya nga nagpa-photoshoot ako before the surgery para meron ako remembrance. Two of the best things in the world. Tender, juicy hot dog and Eden cheese. Oh my goodness. Nakalimutan ni Daddy Sir Ayan. Naglalak lang ng gitay. Pinandali yung kotse. Doon pa nga yun, naglalak lang ng gate eh. Si Daddy eh, akala nasa loob ka na. May ginagawa ako dito eh. Ano naman ang na-feel mo? I feel betrayed. Hindi pa ako nakasuntas. Meron akong dalang COVID test kit. Magsaswab ako ngayon. Although isaswab pa naman ako dun sa clinic before ng surgery. Ano naman? Para lang alam ko kung ano yung i-expect ko. Tignan natin. Let's go. Hello po! Ito lang po. Hi, Tamarly. Bless. Ka-bless na rin. Pati sana eh. Hug sana. Thank you.
kasi kung nagpasa tayo dyan, hindi na kami lulukas. Kasi most likely. Yung swab ka pa ba? No? Positive yung swab na no, susuwab pa ako. What about you? What can you say for today's words of wisdom? Say something else. Make it longer. Hello everyone. I am Rehan. Thank you. Any socials where they can follow you? No, thank you. Are you a very private person? Yes. I don't think so. Thank you. Kaso baka may mga one way lang. Alabang Town Center. Sarado pa pala yung mall. Napagod na ako. Nahanap ko yung Healthway Medical Clinic. Kuya? Alam niyo po yung Healthway Medical Clinic? Salamat ha. Our travel to Alabang took longer than expected. Tapos maling entrance pa yung napasukan ko sa mall kaya nag-ikot-ikot pa ako. At ayan nga talagang tumatakbo na ako, umaharipas na ako, makarating lang ng clinic. Finally nakita ko na yung clinic. Pero hindi agad ako nakapasok dahil may nakalimutan ako. Nanghingi ako ng face mask kay ate na nasa kiosk kasi sarado pa yung mga stores dito sa mall. Ayaw kasi akong papasukan sa clinic dahil wala akong dalang face mask. Akala ko kasi dahil clinic sila magpo-provide sila ng mask. Well, that's my bad. Pero yun nga. Ay. Grabe ang stress ko niyan dahil after ko magpaikot-ikot sa mall para maghanap ng mask, akala ko pagbalik ko ng clinic maaasikaso agad ako dahil nga may appointment naman ako for the surgeon. Kaso pumila muna ako sa may reception area para magawa nila ako ng chart tapos pumunta ako ng nursing station. Kinuha nila ako ng vitals doon pero hindi doon nila magagawa yung COVID test hanggat hindi ako nagbabayad. Kaya pumila na naman ako sa may reception area at kumuha ng COVID slip tapos pumila sa may cashier. Habang nakapila ako, nakita ako ni Nurse Maddie kaya sabi niya i-wave na natin yung COVID test mo. Sabi ko na COVID test naman ako sa kotse and negative. Kaya pinabili nilang niya ako ng mga gamot ko kasi kailangan ko nang makainom ng first dose ng antibiotic ko at ng anti-anxiety before the surgery. Nung nasa OR na ako, pinaghilamos silang nila ako ng parang Cetaphil cleanser and ayan, pinag-gown na ako. At that time, tinatarayan na rin ako ng nursing assistant pero naintindihan ko naman kasi nga kasalanan ko, super late ako. Kaya ang lesson of the story, huwag kayong magpapalit sa appointment nyo, pumunta kayo ng maaga. Lord God, alam niyo naman na matuloy ko pinag-pray ito. Pwede po mahala sa kanyang. Mami-miss ko ta, ilong-ilong-ilong na walang brains. Ang dream ko kasi, yung ginagulo ko lang naman talaga is magkaroon ng bridge para pag nag-aing glasses sa forest, ang glasses may sumasalo. Isa ito sa major things na kailangan kong gawin dito sa Pilipinas. And it's finally happening. Siguro yan lang yung medyo hindi ko pa nag-grasp yung idea na I'm finally getting my nose done. I'm doing this for myself. I'm doing this as a part of improving myself. I know it's kind of debatable. Iba-iba ang points of view ng mga tao. But for now, all that matters is yung voice ko. I know that I should do it. Dahil maraming times na pag tumitingin ako sa salamin, talagang insecure, walang confidence. Ayoko lang talaga ako. It's like saying goodbye to a piece of you or a part of you. Kaya kinakabahan ako kung ano magiging itsura ko eh. Ayan, finally na-meet ko na ang the Dr. Marlon O. Laho. Tapos malaki yung piso. After niyang makita ni Dr. Laho yung ilong ko, napag-desisyon na namin dalawa na ang mga gagawin niyang procedures for me ay
rhinoplasty gamit ang material na EPTFE, which is not Gore-Tex but better material daw because it does not shrink and it's easier to replace in case kailangan ng revision. Plus, tip-plasty, which means yung cartilage na kukuhanin sa may tenga ko ay ililipat sa may tip ng nose ko para mas maging pointy. Plus, alar-plasty, babawasan daw niya ng konting fats yung ala ko kasi medyo matabang tingnan. And lastly, ang BFR or buccal fat removal para medyo umimpas naman ng konti yung mukha. Nagbabago po ba ang shape ng tenga after matagal yung cartilage? Yeah. Kayo pong dimple na pag nag-BFR, hindi po ba bumababaw yung dimple? Hindi po ang gagalawin. Diretso ko doon sa BFR sa buccal fat. Unless kung gagalawin yung dimple. Ayaw po. Meron naman dito. Hindi malayo dito, bro. Ay, malayo po. Yeah. Bali ba yung dimple? Hindi naman po masyado. Ito. Tingin mo yan nakaka-ano sa'yo? Nakaka-ano sa'yo? Hindi naman po masyado. Konti lang. Nakawala. Oh, po. Wala naman ako sinabing peg na ilong kay Doc, pero ang request ko lang talaga ay huwag gawing masyadong matangos kasi ang ina-achieve ko ay yung natural looking na tangos. Miss na, so tama na yung vlog. Question, nagwapo ka na talaga. Diba? Mamo ng mukha mo, ano? Mamo ang mata mo, ano? Tingnan mo. Diba? Mamo ng mata, ano? Nakainis. Kumita mo pa mo. Na. Ang daling pa ba? Sobra. Picturean mo mamaya, video mo. Nang makita mo ang alaga mo. Inalaga? Ang grabe. Hiningatan ko po yun. Alaga since birth. Lalagyan kita ng ano muna. Okay. First na surgery. Ayun na yung tura ko. Pero syempre, small one. Ipay niya ako ng ano, table, please. Napakarami sa first year. Kaya medyo nagpahinahirapan sa mga. Diyan ko lang yung ayun. Diba siya isobra? Ibang pogi lang. Mag-inap ka doon? Ha? Pogi lang. Sobra ha? Ito na itsura ko, hindi na ako nakilala. So I think ito po yung... Ito po yung tabako, no? Wow! Ang daming taba. Ang taba na kailangan sa both cheeks ko. Wow, grabe. Ayan, tapos na yung procedure. Nabilis ako mga 2 hours to 3 hours kasi dalawang procedures yung ginawa sa akin. And super ano, saya dahil joker si Doc Lau. Kasi Nurse Mavic naman very mahalaga. Ayan, may palibring bucket hat. Tapos ito na yung joker ako. Hindi naman siya masakit. Pauwi na kami
Winning na mo. Kasi nabiyahe na kami para uwi ng kabalituan. Hindi na kami mag-stay dito sa Manila dahil yung follow-up check ko will be like 6 days pa. So, so far, masaya ako sa resulta. Maganda na daw ni Doc. Thank you again, Doc Laho and Nurse Mavic. Hello! Day 1 post-surgery and ito yung mukha ko. Parang wala naman ako nakikitang maga. Magaling ako talaga kasi yung mukha ko. Hirot. Maga naman talaga siya. Manas talaga siya naturally kaya hindi ko naman napapansin kung may maga. Pero ito kasi kagabi nung bumibiyahe kami, tumugo. Pero yung dugo na yun, nandun lang yun sa bandage. Ito namang tahi sa may ila, sa may bandang nostrils. Nalinis ko naman sa kagabi, saka nilagyan ko na rin ng antibiotics. Hinihintay ko pa rin yung tawag ni Nurse Mavic for more instructions. Kasi hindi ko alam kung pwedeng tanggalin tong tape dito sa ilalim para mas malilinis ko ng maayos. Pero so far wala naman ako na-experience na pain. Maski dito sa tinga, wala. Sa ilong, wala. Kaya okay naman. Ang breakfast namin ay corned beef. Ayan, Del Mundo. I know yung ibang tao pag ano after ng surgery nila, nag-start lang muna sila sa mga lugaw-lugaw, mga soup, ganyan. Well, kagabi nag-paylist lang ako na may itlog, pero kaya ko naman, natotolerate ko naman. Hindi naman din masakit sa cheeks kahit na nagpa-BFR ako. So, I guess as long as dahan-dahan lang yung pagkain at hindi masyadong mainit, ganun. Huwag kayong manonood ng It Showtime kapag nagparay na plastic kayo. Ang hirap tumawa. Struggle is real kanina. Ang tawa ko pero. Dugo-dugo na kasi kaya kailangan ko sana yung sinagpalit pa. Ano, puro dugo. Baka ma-infect kapag hindi ko nalilis. Feeling ko kailangan kong tanawin yung mga blood clots dun sa sutures kasi yun daw yung magpo-form ng scab tapos pag nag-scab magkakaroon doon ng peklat. So that's what I'm trying to do. Ito, nirefillan ko lang pa ng normal saline water kasi ito yung pang nilinis. Then sa loob ng nostrils ko, gagamitin ko na yung Stella. Ito yung swab. Medyo mahaba. Meron siya lang pinrevive na anti-scab solution. Pero feeling ko sterile water lang to or normal saline. Mebo, M-E-B-O, burn and wound ointment, anti-inflammatory ointment siya. Ganito yung itsura ng Mebo ointment. Balik ko naman kahit pa pa. Ang lunch namin / merienda dahil ang stress na sinigang. Nag-request ako ng masalabi ko sa isang paling kainin. Tapos kutsarita na yung gagamitin ko pang kasi kung siya nang may mukhang bibig ko. Wow, double
Sarap. Paminsan-minsan sinisipan ako, tulad ngayon, kakagaling ko lang ng banyo tapos paglabas ko, sinisipan ako. Alam ko na hindi ako pwede suminga, so ang ginagawa ko lang, nagpapasok lang ako ng rolled tissue sa loob, tapos I let it absorb mucus or blood, we'll see. Combination siya, mucus and blood. Nakakatakot lang kapag ano, na-atching kasi hindi ko alam kung paano gagawin, although hindi ko pa naman siya na-feel. So wag naman sana ako dumating sa point na kailangan kong i-matching. Nag-a-ice, compress pa rin ako. Especially pag bago matulog sa gabi. Yun yung ginagawa ko. Simple lang naman ang care after the surgery, kaya wag nang mag-arty-arty, hindi kailangan ng tagapag-alaga, tayo lang sapat na. Uy! So hindi ako gumamit ng any skincare product for the first week. I was just using water and a clean face cloth to wipe my face. Except for times na feeling ko ang dumi ng mukha ko or super oily na, gumamit ako ng gentle cleanser like CeraVe or Cetaphil. And for oral care, dahil nga nag-BFR ako, regular toothbrushing lang naman, just be gentle, and gargling with Bactidol every after meal. Day 2 after surgery, ito na yung mukha ko. This time it looks like it's swelling, but it's not too bad. I mean, medyo puffy lang pero wala namang bruising, which is good. Tapos, kakalinis ko lang din ng sutures ko. Nasa start ko rin pala na medyo sore yung cheeks ko. May discomfort kapag nagto-toothbrush, kapag na sasanggi or nahihit nung toothbrush yung area na may suture din sa loob. Pero tolerable siya. Yan. Wala akong pakialam, kahit na may benda pa yung mukha ko, lumabas pa rin talaga ako. Dahil undas, and syempre kailangan mag-spend ng time with family and mag-offer ng respects and prayers for my deceased loved ones. Kapag nag-rhinoplasty kayo, try to be in a calm and peaceful environment para makakaiwas kayo sa stress. So I don't suggest na manood kayo ng mga comedy shows, yung show time, ganyan. Kasi super matatawa ka, masastretch yung mukha mo, mahirap. And at the same time, iwas din kayo sa mga conflicts, away-away. Kasi ang hirap naman din kumunot ng noo, ang hirap sa mimangot. Dahil ganun din, medyo parang uncomfortable dito sa part na to. Stressed lang ako dahil I think pero psychological factor na hindi ko ma-imagine yung mukha ko with the new notes. At this point, nag-start na yung depressing and frustrating phase. And hindi ko alam kung yung ibang nagpa-rhinoplasty ay naranasan din to. But for me, nag-start na akong magkaroon ng feelings of fear na baka hindi bumagay sa akin yung ilong or baka tumabingi and all that. Kaya, just be prepared that it might happen to you as well. Naalala ko, meron pala ako nabiling ganito. Para siyang compression stockings for the face na binili ko noon sa Shein. And I realized na baka makatulong siya sa swelling dito sa cheeks ko. So, nakabit ko lang. Ganun yung itsura niya. Ganito siya ikabit. Tapos it wraps around your entire head. Ay! Ayos ang mura. Tapos meron siyang butas. Meron siyang butas sa tenga. Ayan, ganyan siya. I'll be wearing this tonight.
in my sleep. So, yun lang. Day 4 na and talagang unbothered na ako, wala na akong pakialam, hindi na ako nagsusuot ng mask to cover my face. Lumalabas na talaga ako ng may benda sa mukha ko kasi I was just embracing the change. Fifth day na. Fifth day post-surgery. So, nagulat ako natanggal na yung bandage. May konting pasilip. Pero ayusin ko yung cast kasi it's not supposed to come off yet. Ano, tanggal na. So, paano? Kinakabahan ako kasi bukas pa lang nila tatanggalin itong splint. It's actually a splint. It's not a cast. Pero natanggal na siya ngayon kasi hindi na ganun ka sticky itong tape. Yung parang sa teleserye, yung ano, tatanggalin niya ganda sa mukha tapos pagbigyan ng salamin. Ayan na, nakalitsura ko. Ayan na. Silipin natin ang very, very slight. Yung sight ako na kinakabahan. Sana bumagay po talaga. Light, sana bumagay po. Bukasan mo kasi kadagdag, may kadagdag. Sige, di pa naman tinah. Ba't tinanggal mo na? Parang hindi naman mo. Sabi ni Doc, lagyan ko raw ng tape yung ilong ko. I'm not sure, pero baka it provides some form of compression that it prevents bruising and scarring. And also, it provides stability on the implant, no? See you next week, Doc! It's officially day 7 post rhinoplasty and buccal fat removal. So, yun ang itsura ko. Today, finally nakaligo na ako head to toe, na-wash ko na yung face ko, and nakapag-resume na ako sa regular skincare routine ko. Ayan. Yan ang tsura ng nose. Actually, maganda yung shape ng nose eh. Kapag yung nose lang talaga yung titingnan ko, maganda siya. Maganda yung pagkakagawa. But honestly, kapag titingnan ko yung buong face ko, hindi ko pa siya masyadong ma-appreciate. Siguro dahil na may swelling pa. I hope na magkaroon ng shape itong Ayla. Kasi right now, mukha lang siyang triangle. Hindi doon talaga ako nagkakaroon ng issue.
Ayan, may mga angles naman na ano, I think I look good. Pero may mga angles din like this one na parang ano, mukha akong shark or mukha akong elf or kamukha ko si Barbara Streisand. Ang luma ng mga references. Nung may benda, sabi ko parang wala naman masyadong pinagbago yung mukha ko, pero nung tinanggal na yung benda, ang laki din pala talaga ng effect ng bagong ilong sa overall look ng face ko. Yung nga lang siguro, meron talagang psychological face na kailangan mong manibago. Kailangan mong laging makita yung bago mong itsura before mo talaga ma-accept na, or before mag-register sa isip mo na, ay, eto na talaga yung ano, yung bagong face. Ngayon na mas prominent na yung nose ko, may tip na siya, may bridge na siya, parang feeling ko nag-mature yung itsura ko. Kasi dati parang medyo looking younger pa ako. And the cutie side. Char! Uy! Hindi ko masabi yung mga gusto ko sa me. Alam ko, hindi ko alam. Daman niyo ba yung frustration ko? Kasi that time super pessimistic ko, hindi ko ma-accept na yan yung bago kong mukha. Hindi ko pa matanggap. Hindi talaga nagre-register at all sa isip ko. I guess it's because I was expecting for an instant result, and the reality is it's a waiting game. It takes time for the swelling to subside. It takes time to heal. And now, after several months after the surgery, while I'm doing the voiceover for this vlog, maganda naman! Ang ganda nga actually! Hindi siya ganong katangos, natural looking, ang ganda nung gawa ni Doc, kaya hindi ko alam kung ano yung inaarte-arte ko that time. I guess, gusto ko lang din sabihin sa inyo na gustong mag-undergo ng rhinoplasty or any other cosmetic procedures. Hindi lang physical or financial yung kailangan nyong ihanda. Kailangan din talaga yung psychological wellness nyo i-ready nyo, no? I want to have a more positive self-body image and getting this procedure is one way of achieving it, and I stand by it. Maybe it's just teaching me to be patient and to, you know, really take care of myself and to trust the process. We experience a lot of changes in our lifetime, big or small, natural or artificial. The important thing is, when we change for the better. Now, when I look at my reflection, I love what I see and I love how I feel about myself. Doesn't make me conceited, it just makes me love myself again. Mahal kita, Jello.